bago ang lahat, pagpasensya nyo na po muna, naiwan natin yung mic natin. Medyo hindi magiging maganda yung audio. Pero para sa ating mga solid na kapipip, let's proceed. Kasi may promotion si Yamaha. This applies to almost all Yamaha 3S. Pero nalito tayo kay Yamaha M-Form lang North, kaya binablog natin dito. Kung bibili kayo ng Gravis, I125 at saka Mio Gear S, anything of those three Mios, mga kapipip, meron kayong free helmet po. Bablog natin tong si Yamaha Mio Gravis. And bakit ito? Kasi sa lahat-lahat ng Mio, may pantapat sila sa different types of motorcycle ng mga Japanese motorcycles. And ito si Mio Gravis, medyo nakakalamang siya. Actually, lamang siya ng konti kay Mio Gear S. And lamang siya ng konti kay Mio Fascio. Goes down to a decision. Ano po ba yung para sa inyo? Mio Fascio or Mio Gravis? Ayan po. Bablog natin yan. But before anything else, let's keep it a proper beat. Pagdating sa kanyang disenyo, may mga babanggitin tayong napaka-artistically done para sa akin. Yan yung talaga yung rason kung bakit mabibili mo to. May tatlo siyang colorway. We have the red one and we have the black one. Pero ito yung gusto ko. Kakulay niya po ang ating bagong XSR. Kung titignan nyo pagdating sa kanyang paint job. Pero ito po yung na-appreciate ko dito sa motorcyclo na to. Everything else is beefy. But then, it's a lightweight motorcycle. Yung paint job niya, quality yung pagkakagawa. Plastics on this side, kung titignan nyo po. I love the Gravis emblem, it's very good branding. And kung titignan nyo yung kanyang paint job, ayan po, napakaganda eh. Some decals that you might see in each corners, makikita mo siya kahit almost anywhere. And nagandahan din ako sa kanyang front fender. Kung titignan mo yung kanyang front fender, very high, very fat, and malayo po siya. Para sa akin lang naman, masasabi mo perhaps one of the most beautiful Mio kung i-exclude mo si Aerox at saka si Fascio. And maybe it's the one of the most beautiful Mio 125 na makikita mo. Branding on this part, ayan o, Mio Gravis po. Ang ganda ng kanyang emblem. Para sa akin, quality done. And for its price point na ganun, babanggitin natin later on. Medyo bigatin din ang looks ng kanyang grab bar. Para sa akin, it looks heavy. Pero yun nga, this motorcycle is a very lightweight motorcycle eh. Ayan, disusi po siya. And may shut button din siya para iwas na ito. Kumbaga, you will have to put it on, press fuel para magbukas. Ayan po, nagbukas. And the seat, para magbukas yung seat. Bubuksan natin yan later on. Dito muna tayo. Ayan po yung kanyang power outlet. 12 volt socket po siya. On this part right here, naka-digital siya. Naka-automatic light po siya. And ganito yung magusto kong styling ni Mio actually. Na-appreciate po actually yung ganitong styling din ni Aerox eh. Yung may cover siya na ng glass. Ganda lang ang itsura. And there's not much to get over here. Wala din siyang stop and start switch. Meron siyang hazard on the other hand, kaya maganda. Power button niya is naka-SMG na rin. Kung tatanungin nyo ko ano yung SMG at saka sa ating mga bagong manonood, ang SMG, Smart Motor Generator, yung parang may smooth handling siya pag pipitikin mo. It helps you reserve the battery life of your motorcycle. Parang ganun yung sitwasyon niya eh. And on this part right here, maganda din yung itsura. Not that much like I said, pero maganda yung itsura. Ayan po. Ganito ang curves and edges ng kanyang busina. Turn signals ganito. Lightings ganito. Pagdating naman sa kanyang brake, light na kay LED. I'm not quite sure what is this one kasi nandito yung kanyang turn signals. May diffuser din siya katulad din ni Yamaha Mio Aerox, which is maganda talaga siya. And yung pagka-blue niya eh, yung kurbada niya, maganda talaga. And on the beautiful side talaga, masasabi mong on the beautiful side and on the beefy side. Halo dyan on this part, maybe this is the DRL. Ito yung headlight niya, high beam and standard. Makikita niyo po dito, tail light at saka turn signal. Not the most beautiful taillight na makikita mo. It actually looks beefy pero quality eh. Yun yung hanapin mo minsan, quality. Bago natin buksan yung seat, ganito po kakapal ang kanyang seat. Lalaki, babae, pwedeng sumakay.
5-6 onwards sa tingin ko pwedeng sumakay. And ito yung nagustuhan ko sa kanya, kahit na 1-5 siya, pang malaking tao yung pwedeng umupo. Kaya it attracts every sizes of customers, kumbaga. And ayun, oh, makapal siya eh. Ganito yung boundary niya sa pillion seat. Not that much thick, pero thick on this part. Pero hindi siya masyadong malapad on this part. Pero malaki siya, kung tutuusin. Ayan yung kamay ko. So, medyo may luwang siya ng konti. Pwedeng-pwedeng maging komportable kung aangkas ang isang 5'6" tall rider na katulad ko. Buksan na natin yung seat. Pindot. Ayan. This might be bigger than the Yamaha Mio Aerox S. And kung titignan nyo naman, 25 liter po siya. For a 125cc, okay na ko, okay po yung 25 liter. I think Mio Aerox S is 24.4 liter. I'm not quite sure. I might have to check my old vlog. And ayan mga ka-baby po. MH, I think so. It's Indonesia. Iti-check natin yan later on. And another thing that we may need to mention when it comes to the looks is the quality of the gulay board or the footboard. Kung titignan nyo, it's a plastic by the way mga ka-baby, but it's quality done. And it allows you to have some friction, kumbaga, or grip kapag rubber shoes yung itatapak mo dito. And on this part, ayan, may ano naman po siya, may hook naman po siya for palengke. On this part right here, wala po. Ang kanyang fuel tank or fuel protector is metal. And ayan, may kickstart din siya, just in case. This motorcycle right here has a disc brake out front, drum brake naman po sa likuran. Tignan natin yung branding ng kanyang front fork. Wala po ako makitang branding. It's non-inverted. I think this will be few, ayan o. Naiikot po dito, so it will be adjustable. And on this part right here, ayan po, single-sided swing arm. Maganda yung kanyang wheels. Ang front side, 190-12 po. Sa likuran naman, 110-90-12. And both are tubeless tires mga kapitid. Yun yung maganda sa kanya. And if you're going to take a look, beefy din and sexy looking kasi nga fat tire po siya. Pagdating naman sa kanyang power, meron siyang 125cc air-cooled engine. Kaya niya pumalo ng 9.5 horsepower at 8,000 RPM, 9.5 Nm of torque at 5,500 RPM. Seat height 780mm po. Tatawagin natin si Ma'am Queenie. Kanyang timbang magaan, 100 kilograms lang. Meron siyang 4.2 liter gas tank capacity. Fuel consumption, just to be honest lang, I think so, it will reach 40 km per liter. Wala kasing kinukumit si Yamaha sa kanilang fuel consumption pagdating sa 125s nila. But this is an air-cooled, so fuel consumption niya for sure matipid. And this is a lightweight motorcycle, so for sure talaga matipid. And expect na lang kayo ng 40 km per liter dito, or at least more than that. It may reach 100 kilometers na hindi ka nagpapagasolina. It may be technically not for a long ride, pero kung titignan nyo kasi 125cc, matipid yan eh kapag 125cc. And matambok yung kanyang tires. Alright. Massive shoutout to Ma'am Queenie of M-Corm Lang North. Actually, nandun siya sa kabila sa may appliance. Hiniram lang natin kasi sabi ko, uy, pwede ito pang seat height reference. She is 5-foot flat. Sabi niya marunong naman daw siya mag-motor. And sa tingin ko makuupuan niya talaga daw. But for your seat height reference lang mga kapibig, para magustuhan niyo to. And by the way, ayan po, ganyan po kasi kakapal yung seat niya. Kaya masasabi mo talagang kahit na low on seat height siya, medyo talaga may struggle kumbaga. Pero at least may pang test tayo ng 5-foot flat. May gusto po kayong pa-shoutout? Okay na, ayan. Future uyab siguro, ayan. Sige madam, kuha na natin. Pwede dito po yung paa. Ayan, naitayo niya. So ayan, ang nakatingkayad, magaan po, like I said a while ago, it's 100 kilograms watt weight. So okay na okay siya. And ang maganda sa kanya mga kapipip kasi yung seat height at saka yung watt weight niya, okay na okay kahit ang bulk siya. And what do you think ma'am? Comfortable ma'am naman po mako? Thank you sir Jason ha. In terms of pricing mga kapipip, pagdating naman kay Yamaha website, 89,900 po ang kanyang cash price. So may kukumpara mo siya kay Suzuki Bergman. Mapapaisip ka talaga kung Yamaha ba o Suzuki. Parang ganun yung datingan yan eh. And may kukumpara mo rin yung pricing niya kung if you prefer Yamaha only. Siyempre, Yamaha Mio Fascio or this one. At mapapadalawang isip ka talaga kasi maganda si Yamaha Mio Fascio and maganda din si Mio Gravis eh. And ang kanyang hulugan
dito kay M-Corm lang. Ito yung pinakamaganda kay M-Corm lang. Meron silang dalawa, meron silang bank financing and meron silang in-house financing. Mababa po ang down payment ng kanilang in-house financing, 5,900 pesos only. Yun po yung pinakamaliit na down payment nila. And ang kanyang 12 months, 10,017. 24 months, 6,061. And ang kanyang 36 months, 4,945 only. Rebates kung babayaran mo sa office, 400 pesos only. Kung babayaran mo sa collector, 200 pesos only. Big shoutout kay M-Corm lang and the manager in charge. Big shoutout na rin kay Sir Jason. Siya po yung nag-prepare ng motorcycle na to. And big shoutout na rin kay Sir Daryl. Ayan, kaibigan natin yan si Sir Daryl. So that's it mga kabibib. Let me know in the comment section below what you think about this motorcycle. And if this video was helpful, please give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you in the next video. Peace. Yung palagi, kaibigan natin yan. Plug natin yan palagi, si Sir Daryl ng Yamaha M-Corm lang. And plug na rin natin yung mga friends natin. Big shoutout nga pala kay Ayans. It's a seller of chili garlic. Ay, ng pagkasarap-sarap na chili garlic. And massive shoutout sa kanila.